it helps reduce damage. So that means it's gonna be somewhat pretty even. Pero sa mga team fights, most likely the Yuzhong ang manguuna sa papunta dun sa mga team fights dahil mas mabilis siya mag-rotate. Yeah, and exciting makita kung paano ba gagamitin ng both squads dito yung kalamangan nila in their lanes to transition that into possible early leads. But man, this is just the first game, no? So para sa mga viewers dyan, make sure to share the stream dahil unang laro pa lang sa Losers Bracket Finals between NXP and RSG Philippines. Ang mananalo dito ay kakalabanin ang Blacklist International mamayang 6 p.m. Let's head on to the Land of Dawn for Game 1, RSG Philippines NXPE. Sino kaya ang makakaunang panalo sa series na to? It's gonna be a slow start for both teams, pero nakita natin ngayon si Light at saka si ano din, si Cadenza. Parang pareha sila nag-check ng mga kalaban nilang na jungler. Cadenza, susubukan niya i-last hit to. Just try to force something out of Demonkite. So this is a pretty standard start para sa laro natin ngayon. Yeah, and I just have to mention the obvious here. Kita na natin ang mga ating manlalaro para sa last two matches of the day. So RSG on the right and next play Evos on the left. Men, ang ganda ng flex ng mga lupuan nila pero Yakdo pinaupo. First blood, next play Evos. Kudos para sa kay Cadenza. Dalawang high impact ejector nakita na. Uy, duel sa kita. Uy, munti ka na yun. Grabe naman yun. Ang tatapang ng phosphor nila. Pareha sila nag-iisip. Okay, sige, sino sa atin mauna dito? But mas mukhang delikado dun si Haze. Pero alam din niya na meron din siyang shield makuha sa Guiding Wind. So that helped out. So far, Cadenza, two great ejectors to start off the game. Of course, kanina, nung nasa may orange buff siya ni Demonkite, pinapon niya si Light onte. Meaning na nakaposition na ang next play Evos sa Little Wonder muna. Tapos kanina, yung pick-off nila kay Yaknu. Uy! Munti ka na maging off-camera kill. Mag-aanap si Demonkite ng rest pa kay H2. Low HP with the stun lock. Pakito gets the trade kill. Pero men, sayang hindi natin masyado nakita yung ultimate na yun na nanggaling kay H2. It is a 1-4-1 trade. And Turtle, naglalabanan na sila para sa control. Punta tayo sa dito doon, please, doon sa Yuzhong. It's a 2v1. Demonkite, Kenji, Ureshi might be in trouble here. Here comes the Furious Dive. Hindi tumama. Black Dragon Storm, hindi naabol lang sa pack. In RSG Philippines, they're just gonna go back. Good decision by RSG Philippines na i-force nila yung attempt kay Ureshi dun sa bottom lane. Pero si Demonkite on the way to his orange buff, so wala pa magta-turtle. I thought RSG Philippines mapapaisip sila na mag-turtle na sila seeing as how the XP laner is gone. But seems like hindi pa natin makakita yung first turtle fight. Yeah, na-burn ang flicker ni Light doon. Medyo nawala siya sa pwesto. I feel like this is just the power of the Joed. And sabi ni Demonkite, oo, nandito ako. Hindi mo na kailangan silipin pa. Pero ito, makukuha na rin niya ang kanyang orange buff. Still, no teams trying to rotate around that turtle. Yung as in massive three-man rotation. I feel like very low prio on turtle this game. Kenjin, inumpisa na yung positioning niya doon. Demonkite on his purple buff. Pero si Donut and Cadenza umikot na nga. So, next play, Evos. Gonna be putting a lot of priority in this turtle. NXPE ang naunang maglagay ng pressure around this turtle. Tatlong tao na, o lima pa nga ata, ang hinila nila for this possible first turtle of the game. But RSG Philippines, they have only three people. Circling Eagle, papasok dun kay Kenji. Kenji going in. Split flip, not gonna be enough to keep him alive. Pero sino ka ba nakapag-secure noon? Naka-skin pa ka si Demon Guide. Here comes the Demon Guide. Pero mukhang bababa ang kanyang ang ganda ng turtle steal ni Demonkite doon, pero ang ganda din ng response ng next play Evos seeing as, okay, he already took down Kenji, hindi na lang nakuha yung turtle, so hero na lang. Heroine na lang natin sila. They were able to punish RSG Philippines. At kahit nakukuha ng turtle yun ng RSG, mas malaki pa ang gold din ng next play Evos dahil mas madami pang hit sila sa mga energy shielding at mas madami pa silang kills.
definitely a trade one there by Nekte Evo. At pinatupa si Light, wala pang flicker. So, naku, Delgado na! Circling Egan from Apple Fisha. Si LAA is picking it up. The Shadow Kill, mag-isa si Aqua. At na-fade away Shuriken pa ni H2. And now, next play, Evo's 6 kills ahead from RSG Philippines. Pero sabi Demon Kai, John Paul Salonga, hindi pwedeng mag-angas. Pero hindi naman pala itutuloy. I just like the respect coming in from RSG Philippines there. Alam nila na hindi pwedeng ituloy yun. Ito sa mga dahilan kung bakit kung NXP fan ka or just a fan of the MLBB esports scene in general at may knowledge ka sa mga incoming rookies natin para sa MPL Season 9. Si Kadenza, pre, galing niya talaga mag-position at nahinto niya talaga yung momentum ni Light sa pag-ano, pagkuha ng info at saka mag-position sa mapa. Yeah, wait lang ha. Furious Type Racing! Nang sumabog! Grabe ang mga kamao ni Demon Kite. At here comes Kadenza. Naghahanap ng rest back. Echo Loud, Echo Proud down. Nahila pa balik. Oh, dodge! Naging niyang overturn. And I feel like this fight shouldn't continue anymore. That is just one kill going to the hands of RSG Philippines. Ay, grabe si Kadenza na naman! Nahanap na naman si Light. Nako, delikado namin. This is the third death of Light in... You don't want that when you're the boss 5. Oh my goodness, Kadenza. Nakukontinue yung trend na nakita natin kahapon sa RSG Philippines versus Blacklist International where yung post 5, kung sino man yung post 5 for the team, hinahanap talaga nila si Light. And of course, yung mga pro players, familiar sila sa mga pustuhan ni Satsura pero sa dali lang. Kenji, split split na trying to stay alive. Third and napunta sa RSG Philippines. If tama ang aking nakita. And now, mid lane ang priority for RSG. They just go back. They don't fight. The discipline showing for RSG. Oh, at hindi talaga sila makakalaban dito dahil sa scaling ng RSG. Uy, na naman ka din! Iyak, no! In the middle of the Bermuda Triangle. Pero mga kaba, brilliance palayo. And muntikan na yon, men. The playmaking from Kadenza this game is insane. It's like, ano, mga isipin mo, 6 minutes, or pupunta na tayo sa 7 minutes, parang may isang big time play si Kadenza kada minuto. Grabe naman. Oh, pero si Light, oh, baka gaganti siya. Light, re-rest back ata, binalik sa mga tropa, and as the joint going down, here comes Oreshi with the Black Dragon form, Demon Kite babagsak ata, mega kill, para kay Marius Tan, that is Donut with the damage. Genji, mapapasitip-sip sa ilalim ng tore, and that is the fight going to next play Evos. Marius Tan, 402, you know him as Donut, but now, kilala na siya ng RSG bilang isang marksman na masaya na sa farm niya. Ang sakit ng damage output ng clip na to dahil sa pabilisan sa pag-farm niya. Of course, nulungan siya ng next play Evos. Napahirapan si Iaknu. Iaknu only died once. Pero that's all the control that Donut needed para makapag-farm. At ngayon, 2-level lead kontra kay Iaknu. Matagal pa ang pang mid to late game scaling dito ng RSG Philippines. Hihintayin nila yung Lunox na yan. Yeah. Iaknu aka Joshua Manaog. Kailangan nantayin ng RSG Philippines. Ang ganda yung power spike para makalaban sa next play Evos. Dahil ngayon, ang kalamangan ng next play Evos, hindi pa naman ganun kalaki. 3 point something lang. And kaya pa rin bumawi ng RSG. But with this Lord, the first Lord of the game, 8 minutes in, that could give the power spike to next play Evos even a bigger boost. Mukhang uncontested pa. Yun mo, bilis. Sobrang bilis ng take nila sa Lord, of course. In the most recent patch, na-adjust yung Lord timings natin instead of 9 minutes, now 8 minutes para mas mabilis yung pace ng laro. Pero mag-ano, kukonceal play dito ng RSG Philippines. Conceal play for RSG Philippines. Oreshi, very low HP. Demon Kite looking for the dragon. At bumagsak nga si Oreshi in that. Magandang recovery yun para sa RSG Philippines. And for next play, Evos. Well, the fact na wala si Oreshi, okay lang naman. They have the Lord marching. Of course, most likely ayaw nila ibigay yung kill na yun. But it is what it is. Ito din maganda sa Pakita Jungle at sa lineup ng RSG Philippines. They still have that early to mid-game damage talaga na pwede ibigay ng Pakito. Kahit na hindi pa maka-farm si Aqua, si Iaknu na masyado, you can still rely on Demon Kite to deal the damage. Pero in terms of a big win,
baka mahirapan pa yung ang RSG Philippines doon. Siguro one or two kills at most and then subukan lang nila hindi mag-trade masyado. Yeah. And now, next play, Evos with the Lord marching on the top lane. Ang ganda ng flow nila dito by mid tsaka bot lane. Talagang sabay-sabay bumapabagsak. Pahihirapan mag-respond ang RSG Philippines with this play. That's two turrets already destroyed. And now, next play, Evos. They are ahead by 5,000 gold. Qureshi looking for an opportunity here at mukhang nangano lang siya, no? Na nanggugulang lang ng konti para maka-inhibitor turret ng libre. That's one inhibitor turret down. Pero punta tayo bot lane. Hindi ko may nangyayari. And that's Demon Guide off-cam kill against H2O. At si Demon Guide, kinakunin yung purple buff niya pero malayo mga miyembro ng RSG para tulungan siya. Good sense para kay Qureshi na ipa-force back si Demon Guide. Ayaw nila i-risk na makukuha si Demon Guide yung purple buff niya. And that trade, no, nakadalawang torre at isang inhibitor turret ang next play Evos, pero sadly bumagsak si H2O. I feel like that trade is still won by next play Evos, no, kasi inhibitor turret nakaisa sila. Top of four. Oh, set up na naman! Ako talaga, bakit kaya si Light ang paborito ng next play Evos? Talagang yung playmaker pa ang inahanap nila. And now RSG Philippines with no flicker on the Kufra once again. What can we expect once the Lord is up? 30 seconds. RSG 4K gold lead para sa next play Evos. Susubukan nila. May Divine Glaive na dito yung Lunox. So in terms of the damage output, should be okay na at this point. And of course, the Kagura is gonna be one of the problems there. Pero hindi naman ganun ka laki yung lamang ng Matilda ng NXPs. Just roughly 600 gold. So with the Lightning Truncheon at saka Clock of Destiny, RSG Philippines, they can really try to contest this Lord kung gusto nila. Pero dapat mag-ingat lang sila. Split push na naman! Kailangan na rin mag-ingat ni Light. It doesn't even matter kung siya yung tank. Parang napapatunaw din ng next play Evos. Position 5 tank ng RSG Philippines na si Light. Hindi pa rin naman ganun kalaki ang kalamangan ng next play Evos in RSG Philippines. Definitely still inside this game, but it seems na nahihirapan silang maghanap ng mga oportunidad nila. Malayo. Hindi ito makukuha ng RSG Philippines. Masyado malayo si Demon Guide. Ay, Cadenza! Ay, nako, nahuli naman si Light, pero may immortality pa naman para makabili ng Oras, pero bumagsak agad ang Kufra. Pagkagising na pagkagising niya, Apple Pisha, hindi ata ma-co-connect ang grab-grab doon in H2. Hinihintay na lang niyang mawala. Bren lang daw ang malakas. Mukhang babagsak ata si Eddie Hayes. But this is A4B1. Genji with inevitably fall down. At ayan na nga, next play Evos, they take 2-for-1 at ang Lord. Despite all of that, dalawa lang miyembro lang nawala sa RSG Philippines. Pero Cadenza again, opening that up with a pick-off onto Light. Light, talaga ever since yesterday, ever since the fight against Blacklist International, hindi siya pinapabayaan ng mga teams na makaposisyon, makahanap ng sariling tempo niya. Of course, in the early parts of the 2022 national team selection, Light, malaking ano yan eh, factor siya kung bakit nakakapag-succeed ang RSG Philippines. Yung mga setups niya, yung info na kuha niya, ever since yesterday, hindi niya nagagawa yun na masyado dahil nga sa counterplay na ginagawa ng mga katapat niya sa roam roll. Yeah, Genji, malalim sa likod. Nahanap nga si Donut, Marius Tan, half HP already. Bravo. Pero yung Lord ay bumibili ng napakadaming oras. And off-cam kill, killing spree for H2. And he's gonna survive. John Paul Salonga with a key pick-up on Demon Kite. And now they're gonna go here down bot lane. Mid lane as well. Nagpapagsakan ang mga inhibitor turrets for the side of next play Evos. RSG Philippines forced to defend. Red team base turret has been destroyed. At this point, without Demon Kite, inevitable na mawawala yung mga torre nila. Pero si Cadenza na naman! Oh, Cadenza ng gulat! Oh no! It looks to be a mega kill for H2. RSG Philippines, dalawa na lamang natitira. Manawag, sinusubukan mag-defend. Desperation play, galing dito kay Knight. Pero base na ang sabi ng next play Evos. That is game 1. Going NXT. Wow! Victory! I think, para sa maraming nanonood ngayon, you can definitely say Cadenza is your personal MVP or Cadenza was the MVP there. Back to basics on a setup tank. Finding the openings time and time again. Hindi niya pinapabayaan si Light makaposisyon na maayos, makukuha ng impormasyon, kaya nahirapan ang mga miyembro ng RSG. Not at the fault of Light.
pero Cadenza and the rest of NXPE, parang ano, pag merong silang conceal, naghahanap talaga sila ng pick-off.